Magandang araw po muli mga ka-Rolls and good morning. Today nga pala is Augustine, Tuesday, Martes, alas 9 na po ng umaga. Yan. Kanina po napakasama ng panahon, mga bandang 7 to 8 a.m. Tapos nag-decide ako na hindi na muna papasokin yung tropa kasi yung trabaho namin nandun mismo sa may labas ng unit, sa may fence area. Simula naman alas 7 hanggang alas 9, hindi na po umulan. Pero masyadong mababa yung ulap eh. Morning sa'yo dyan, Joy. Good morning. Matatatawa ka. Ulitin mo. Pinaalala ko yung good morning. Yan ang maglalaba kami ni Mrs. Yan, nag-umpisa na ako kayong maglaba. Good morning sa'yo dyan, Joy. Good morning. Aba, parang walang kabuhay-buhay. Good morning! Morning, Chanel! Hapon! Ay, good morning, Chanel! Hapon! Ano pa yung nialaro mo? Ah, ayaw mag-good morning na, Chanel. Yun, nag-good morning, di na natin narinig. Good morning, Aki! Good morning, kumukain ako! Okay. Yan, nakapag-ugas na tayo ng pinggan. Tapos nakapagligpit na rin po ng higaan. Ayan po. Pagising po namin ng umaga, ganyan po yung routine namin palagi. Siyempre, naayos namin yung pinagigaan namin. Morning uli, Chanel. Ayan, good morning. Tapos sa daily routine ni Chanel kapag gising, mga nursery rhymes, ayan. Tapos kanina masyadong madamo na po yung halamanan namin dito. Yan, dinamuhan ko na po. Tapos namatay yung isang alaga naming halaman. Hindi ko alam kung anong tawag sa halaman natin. Pero nag-uulan naman, no? Araw-araw naman umuulan pero namatay ito. Nalanta. Mukhang hindi na siya sisigla. Yan, laba muna tayo mga ka-row house. Tapos mamaya nga pala, magpapagupit tayo ng buhok dito sa may pinakamalapit na barbershop. Nagbablog din po siya, dun po tayo magpapagupit. Tapos mamaya, dadaanan ko po yung Angelic Tan House. Titingnan ko po yung kung ano yung sitwasyon dun dahil wala nga po kaming pasok. Sayang ho, biglang gumanda yung panahon. Tapos mamaya, pupunta ako sa may Mia naman, Mia Tan House. Ikakabit ko po yung door stopper. Yan. Sa ngayon, laba muna tayo. Yan, tara. Yan po yung mga nilabahan po namin kanina. Pati yung owner, ginawang sampayan. Time check po, alas 5 na ng hapon. Yan o. Sinamantala ko po yung pagkakataon na wala kaming pasok. Nakatulog. First time natin makatulog ngayong hapon. Eh, nakapagpahinga na po tayo. Babayaki. Pupunta po tayo ngayon sa may pastry. Meron lang tayo ilang kukunin ng mga gamit. May pupuntahan po tayo after po ng pastry. Dadaanan ko po yung Mia Tan House. Magkakabit po tayo ng door stopper. Tara. Yan, dito na po tayo. Mukhang binigiro tayo ng panahon, no? Ito nga pala yung mga materialis natin sa gilid. Ay. Siguro kung pumasok kami, nakipagsapalaran kami. Tuwan-tuwa yung tropa kasi maghapong ganito lang po yung panahon. Hindi po siya mainit. Ito lang po yung pininta natin dito, Phillips screw.
Barena, tsaka Metro. Mapia. Bali, punta na po tayo dun sa may phase 1, sa may Mia Tan House. Yan, bukas dito tayo naka-duty. So, tara. Puntahan naman natin yung Mia Tan House na ginawan po namin dito. Gusto ko rin siyang isama sa video kasi lockdown po kasi dun sa ibang part ng Maynila. Hindi po nakapunta rito yung may-ari. Hindi na po nakabisita rito. So at least makita niya po yung unit niya. Yan, dito na po tayo. Yan. May padlock na nga pala yung gate nito. Buti hindi ko nakalimutan yung susi. Yan, dito na po tayo. Tayo sa loob. Bali yung door stopper, doon ko po ikakabit doon sa pintuan ng dalawang kwarto sa may taas. Toilet area. Lababo. Tsaka ibang mga gamit ni ma'am. Tsaka dito. Ayan o. Yung Lysol nung nila ma'am, nila Sir Lake, tsaka ni Ma'am Kring, nila Sir Lester. Lagyan natin dito. Dali natin sa bodega. Kaya tayo sa taas. Ilaw. Yun o. Iba lang yung pagkakabaling ng mga track light. Basta yung isang bintana, mainit. Dalawin na natin. Ganda na ng panahon, no? Sayang, di kami pumasok. Yan, buksan din natin dito. Ay, init. Bali, ito po ilalagyan natin ang door stopper. Sa dito. Okay, dito na po tayo sa may kwarto. Tapos yung pintuan po natin is a wood laminated door. Tapos yung mga wall po natin dito, drywall. Ito po yung tinatawag na basic installation. Bali, ginagamitan po siya ng mga metal studs tsaka drywall. So nasabi natin yan sa part nitong video na to kasi ito kasing door stopper, dalawa yung common kung paano ito ini-install. Pwede po kasi itong i-install sa may drywall. Pwede rin po siyang i-install sa may mismong pintuan. So kaya nasabi natin siya. So ang disadvantage kasi nito, yung ating metal studs kasi nakapahiga po yan dyan. Metal track and metal studs, nakapahiga po yan dyan. Tapos pwedeng pagkapitan po is 3 cm. Po kasing ating pinaka-bracket nitong ating door stopper, nasa 4 cm po siya. Kaya hindi siya pwede rito. So pwede rin po siya dyan. Depende kung matibay po yung magiging pamakuan nitong door stopper. So ilalagay po natin to sa may mismong pintuan. Disadvantage nga lang, yung pintuan po, kapag binutasan natin siya, yun na siya, butas na siya. Ang disadvantage din po, kapag dun po siya sa wall, kapag ito po ay natulak ng malakas, yan, mapunta po dito, maaari pong masira yung ating door stopper. Pero pwede po siyang i-install dito. Pwede rin po dito. Yan. May mili na lang po kayo sa dalawa kung alin po dun.
Ayan, simple lang po yung mga gagamitin natin. Metro, pang-backup lang to. Dapat martilyo meron kayo. Kaso nga lang, pwede na po to. Hindi ko kasi makita yung martilyo dun sa pastry. Siyempre, Phillips screw. Gunting, pambukas po nito. Tsaka pako. Pang-backup na lang po itong barena. Ayan. Tsaka yung binili yung door stopper, siyempre. So tara, simulan na po natin. Yan, bali, babaklasin po muna natin yung bracket niya. Yan. Tapos kapag binili niyo po ito, may kasama na rin po itong tornilyo. Yun, lumipad yung tornilyo. Kaya may makikita kayong tox dito, ibig sabihin, pwede po siya sa wall. Kaso nga lang, yung mga wall na ginamit natin sa partition is a drywall. So, hindi natin kailangan to. Kapag ito pong bracket nilagay nyo sa drywall, kailangan nyo po blind rivet. So ito, dito po natin sa pintuan siya ilalagay. Dito po natin siya ilalagay. Install natin sa pintuan. So kukunin muna natin yung pinakasukat ng bracket niya, pati yung dulo ng ating door stopper. 8.5 cm po. Tapos kukunin naman po natin yung sukat ng ating lock set. So, sa ating lock set is a 7 cm. So ibig sabihin, pag naglagay po tayo ng door stopper, 8.9 cm, mas unang tatama po, mas una pong tatama to sa wall or sa pintuan kaysa sa lock set. So nasa sa atin kung saan po natin siya banda part ilalagay. Kapag ka dito po natin sa dulo yan nilagay, maaring ang pintuan hanggang ganyan lang po yung sara niya. Pero pagka dito naman po natin nilagay sa dulo, maaaring ang pintuan, mas masasara niya po ng bahagyang paganyan. So ano po yung mas maganda sa dalawa? Di ba yung ganito? No, di ba? So syempre, kung 8.9 po ito, 8.9 siya, lagay natin sa dulo, dapat matansya po natin kung sinong unang tatama sa wall. Baka mamaya, ito ang unang tumama sa wall, mawawalan po ng silbi yung ating door stopper. Kaya kailangan po, matansya po natin kung saan po natin siya banda ilalagay muna. Diba? Okay? Ganito po yung magiging itsura ng door stopper kapag naka-install. So, i-demo natin. Tingnan muna natin kung ano po yung pinaka-range niya. Saka po natin lagyan ng markings. Ayan. So, makikita nyo, yan po, dyan po banda yung door stopper natin. Una po siyang tatama doon sa drywall. Pero ito pa po yung pagitan ng doorknob, ng lock set dito sa wall. So sa nakikita natin, okay na po yan. Huwag na po natin na masyadong sasagad po. May tendency po, balang araw, pag nasira to, hindi natin namamalayan, tumatama na po to dito. So okay na po yung ganyan distansya. So check natin kung ilang centimeter po yung agwat niya dito sa dulo ng ating pintuan. Bali 10 centimeter. No? So kinuha natin sukat sa dulo nito. Ayan, sa dulo po nito, 10 centimeter simula rito sa pintuan. Okay. Paano naman po yung paglalagay nito dito sa pintuan dito? So kailangan medyo nakaangat po siya ng 5 cm. So dito po banda yan. Huwag masyado po sa baba. May tendency po kasi na kapag ito ay lumundo, kakayod na po siya sa ating flooring.
So mas lalo siyang masisira at may tendency rin po masira po yung ating wood laminated. Yan. So kapit na po natin. Tara. Ayan, bali okay na po yung ating door stopper. Ayan po siya. Kapag ganyan po yung nabili yung door stopper, make sure lang po na yung plate, tanggalin natin to. Minsan kasi baka mabaliktad kayo ng kabit. So, minsan kasi ito baliktad. So, dapat ganyan po. Ganyan po yung pagkakabit niya. Tapos ito naman, kung may mabibili o kayo na laging meron po nito, natatanggal naman po yan. Ang silbi lang po nito para makover niya po yung tornilyuhan at magmukha pong pulido. Ayan po. Diba? Tapos, kapag tinornilyo niyo po yan sa kahoy, dapat wag po mauuna na isasagal niyo yung tornilyo. Paisa-isa lang po. Bali, pag nagtornilyo po kayo rito, tsaka dito, hanggang kalahati lang muna. Hanggang sa magsabay-sabay po sila na mailapat niyo po ng ganyan. Kasi magkakaroon po ng distansya yan yung sa butas na ginawa niyo. Tapos syempre, yung pinakadulo, laging rubber. Para pagka sumagi po dito sa ating wall, hindi po siya matigas. Ababanda lang po, hindi po mabubutas yung ating drywall. Yan. O, yun o, tingnan natin, check natin. O, diba? Nagbabound siya sa pan. O, diba? O, diba? Tapos, tingnan natin yung pagitan nito. O, hindi po tumatama rito sa wall. Yun. Okay na rin po pala yun dito sa kabila. Naikabit na rin po. Ayan o. Ayan. Check natin. Distansya niya. Ayan o. Kung halimbawa, trip nyo naman po yan ilagay sa gitna, baka maging distansya niya ganito na lang. Ayan, di ba? Sayang naman yung luwag habang binubuksan niya. Ayan. Inabot na po tayo ng alas 6 ng gabi. Check po natin kung madadaanan ko pa po yung hidden barbershop dito sa lugar namin sa phase 2. Magpapagupit po tayo. Shoutout nga po pala sa may-ari. Ayan po. At least muli po natin nabisita yung kanyang bahay. Yan o. Yayamanin yung mga ilaw rito eh. Di ba? Kanyang bahay o. Yun, sana all, ganyan yung ilaw. Ilaw pa lang, magkano na yan, ha? Sara na natin muna yung kanyang mga bintana. Yun, ha? Medyo maganit yung kanyang mga, ano, steel window. Patayin na natin ilaw rito. Pwede rin po yung buksan dito. Yan o. Para kung sakaling bumaba ka, nakalimutan mo. Yan, pwede rito. Uwi na natin tong Lysol. Para kung sakali pong bumalik yung bisita natin, may solid natin. Okay. Ayan, bali shoutout nga po uli kay ma'am. Ayan, nakabisita muli tayo sa kanyang bahay. Tara, balik na po tayo sa bahay. Okay,
secure na po yung kanyang bahay. Check po natin kung makakadaan tayo ngayon sa Hidden Barbershop. Papagupit po tayo. Medyo gabi na. Napasarap yung tulog natin kanina. Nakabawi-bawi tayo ng pagod. Okay, let's go. Yan, dito na po tayo. Lalakad tayo. So meron malapit na pagupitan dito. Kaya madalas po tayo nagpapagupit sa kanya. So bisitahin natin. Yan. Buti nga eh, kahit ganitong pandemic, meron po nagbukas dito ng mga ganito. At least hindi na tayo lalayo. Aba, mukhang busy ah. Ah, kamusta? Okay naman. Yan, channel ko si Hidden Official. Yan, subscribe kayo kung gusto niyo yung mga content ko doon. At yun lang. Yun. Malalahat, i-welcome dito sa aking Hidden Barbershop. So ito lang po, simple lang, parang bahay lang talaga siya. Okay, welcome po natin siya mga ka-rohouse dito sa ating channel, si Hidden Barbershop. And dito tayo magpapagupit. Ayun.